Isang panibagong petisyon ang inihain sa Korte Suprema para tigilan ang pagpapatupad ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA. May ulat on the spot si Claire Delphine. Claire? Rafi, pangalawang petisyon laban sa Enhanced Defense Cooperation Agreement sa pagitan ng Pilipinas at Amerika ang isinampa ni ilang grupo at individual dito sa Korte Suprema ngayong umaga. Pitong partners groups, isang national artist at anim na iba pang individual ang nagsama-sama sa pagsampa ng petition for certiorari and prohibition sa Supreme Court para mabigyan ng temporary restraining order, a writ of preliminary injunction ang EDCA. Ang mga petitioner ay ang mga grupong Bayan, Bayan Muna, Gabriela, Act, Teachers Party List, Anak Pawis, Kabataan, Makabayan. Kasama rin ang national artist na si Bienvenido Lumberas sa mga petitioner, gayon din ang mga individual na sina Jowa Lamangan, Renato Constantino, Salvador France, Rafael Mariano, Rogelio Soluta, at Clemente Bautista. Ayon sa kanila, nagkaroon ng grave abuse of discretion sina DND Secretary Volder Gazmin, DFA Secretary Albert Del Rosario, Executive Secretary Pakito Ochoa, at ang iba pang opisyal ng gobyerno nang nilagdaan nila ang EDCA dahil labag daw ito sa national sovereignty and territorial integrity ng Pilipinas bilang isang bansa. Ang pagbibigay ng blanket access sa U.S. forces and contractors daw sa Pilipinas ay nagmimistulang sell out sa ating soberenya. Kahapon, ang mga dating senador na sina Rene Sagisag at Wigberto Tanyada naman ang nagsampa ng kahintulad na petisyon sa Korte Suprema. Sina Sagisag at Tanyada ay kasama doon sa tinatawag na Magnificent 12 o yung 12 senador na bumoto laban sa pananatili ng military bases ng Amerika dito noong 1991. Ito po ay pag-question sa legalidad nitong Enhanced Defense Cooperation Agreement na sa pananaw namin ay isang lubhang mapanganib na kasunduan. Ito ay yumuyurak sa ating soberanya. Ito ay disadvantageous o luging-lugi ang mga Pilipino dito at ito ay labag sa ating national interest. Rafi, kahapon matapos may isampa itong unang petisyon ay sinabi na rin ng palasyo na constitutional ang EDCA at naniniwala si Presidential Spokesman Edwin Lacerda na kaya itong depensahan ng palasyo sa korte. Rafi. Maraming salamat, Claire Delphine.